Hi guys! So, welcome back to my channel. Na-excite ako ngayon kasi I will be answering some questions regarding sa akin at sa current status ko ngayon. Now, hinihinaan ko lang yung boses ko kasi natutulog yung mag-aama ko. So, kaya nakapag-vlog. Hooray! Okay, so, to start with, anyway, para sa mga bago po dito sa channel ko po, you're very much welcome. And please continue watching. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and as well as subscribe to my channel para makita niyo pa po yung mga iba ko pong videos na gagawin. And also, if you want to receive notification regarding my new videos, please click the bell button. Okay, saan na nga ba tayo? Medyo marami din siyang questions. Pero I hope it won't take too much time. Kasi baka magising sila. Okay, so yung unang question dito, how is being a mom, how is it, or ano daw yung feeling na maging mom of two? Well, it's like a roller coaster ride kasi nung first baby ko kay Imri, medyo exciting and adventure talaga siya. Pero hindi mawawala yung challenges, hindi mawawala yung frustrations kasi syempre first time mom ako. Pero ngayon na dalawa na sila, parang medyo himay ko na ngayon yung pagiging mommy. Although kailangan ko pa rin na i-observe yung personalities ng bawat isang anak ko para ma-adjust ko yung sarili ko. Okay. Challenging pa rin siya ngayon kasi syempre dalawa na inaalagaan ko. Tapos yung ate medyo makulit na siya, hyper. Pero na-enjoy ko pa rin yung pagiging mommy kasi syempre yung thought na hindi ako mamamatay na hindi ko sila nakikitang lumalaki. So syempre para sa akin, halos malapit lang din yung age namin ng baby ko. So si Imri 2 years old and I'm still young. So marami pa kaming years to spend with my children. Oh! Tsaka magbabago pa rin yung personality ng mga anak ko, kaya ina-enjoy ko lang ngayon. Okay. So yung next question, how does it feel to go to school as a family? Okay, so last year or last semester, last year, April, nung nag-aral pa kasi ako noon, kasama kaklase ko yung husband ko. So since walang magbabantay sa anak namin, sa panganay namin, sinasama namin siya sa school. So I hope na makapag-add ako ng mga pictures namin na kasama namin si Imri. So buntis na ako noon kay Aris, pangalawa. So medyo weird siya sa feeling kasi syempre family kami, nasa school, college yun. Minsan napapansin ko sa mga estudyante nakatingin sa amin, may iba na natutuwa, may iba naman na parang sobrang curious or parang ano ba yan, ganyan, family sila, nandito sinama pa nila yung anak nila, ganyan. Pero so far so good. So nung siguro mga 6 months na yung tummy ko, I decided na hindi na mag-enroll sa second semester para makapagpahinga ako. Tsaka after noon, nung nagkita ko ng 7 months, pinag-bedrest na ako. So tamang-tama lang talaga yung timing na nag-stop ako mag-aral. Tapos mas na-focus ko yung attention ko sa anak ko kasi every time na habang lumalaki yung tiyan ko, napapansin ko sa kanya medyo nandun na yung nagsiselos or mahilig na siyang magpapansin. Gusto niya palagi yung attention sa kanya. So, nabigyan ko siya ng time. Yung transition period ng pagiging ate. From isa lang na anak to ate. Preparation niya para maging ate. Para i-accept yung, syempre, yung kapatid niya. Okay. So, at the same time, struggle din siya para sa akin. Kasi, syempre, morning sickness.
yung kailangan mong pakiramdaman yung katawan mo, kung kaya mong pumasok sa school, tapos may bata ka pang titignan. Struggle talaga siya, pero nakaka-enjoy kapag every time na naaalala ko yung mga moments na ganun na mag-e-exam kami, tapos ako muna ang unang sasagot, tapos yung si Imri, si Carlo yung maghahawak muna, tapos pagtapos na ako, salita na kami, ako naman ang hawak sa anak namin, tapos siya naman ang sasagot. Tapos natutuwa yung teacher namin kasi syempre first time niya magkaroon ng estudyante na one family. Sabi niya, ano, sabi ng teacher namin, ako, ang sarap niyong picturean tapos ipost sa Facebook. Yung batang yan ang daya-daya. One year old pa lang, nag-aaral na ng college. So how much more pa daw pag lumaki-laki? Medyo matalino na daw yung bata kasi sit-in siya sa accounting namin. Eh, mahirap yung accounting. So, roller coaster ride din siya kasi syempre kailangan namin mag-adjust talaga sa may pamilya na habang nag-aaral. Okay, next, yung tanong, bakit ka pumapayat? Well, matagal naman na talaga akong payat. Ever since yung dalaga pa ako, payat na ako. Siguro pag tumataba ako, yung mukha ko lang tumataba, pero yung katawan hindi. Tumaba lang ako talaga, pati yung legs ko nung nagbuntis ako kay Aris. Pero after nun, balik na ulit sa dati. Isa rin sa mga reasons kung bakit ako pumapayat, kasi normal lang siya pag nagbe-breastfeeding. Okay! Go, go, go! So, I encourage all moms na mag-breastfeed kayo talaga kasi yung benefit ng breastfeeding, sobrang nakatulong talaga siya sa akin at sa baby ko. So, malusog sila. Isang beses lang siguro na ospital si Emil dahil sa lamig kasi nabigla siya nung nagbiyahe kami sa malayong lugar. Okay, pero overall, walang ibang sakit si Imri. Si Puno Tubo, normal lang naman yun. Ako, hindi din ako sakitin. At ganun din sa second baby ko. I'm planning to breastfeed up until, basta, siguro up to 2 years old. Ganun. Pero yun yung isa sa reasons kung ba't ako pumapayat. Normal lang yun. Siguro after ko mag-breastfeed. Kasi kahit naman kain ako ng kain, pag malakas talaga mag-dede yung bata, makukuha pa rin niya, makukuha yung para sa iyo na nutrition. Papayat ka talaga. Okay, pero normal lang yun. Babalik din yun, katawan ko. Okay. Yung follow-up question, may sakit ka ba? Ano ba yun? Porque pumapayat, may sakit agad. Wala po akong sakit. Opo, normal yung ano ko, kalusugan ko. Yun. Wala naman akong sakit. May ko nangungusta. How is baby Aris? Well, imagine, I'm so happy kasi kinikilig ako. Kinikilig ako kasi yung baby ko sobrang ano siya, siksik. Napagkamalan nga siya sa center nung pinabakunahan ko siya. Ano pa lang siya, 1 month. Tapos yung kasabayan niya, 2 months old. Sintimbang lang sila, sabi ng babae. Ay, pareho sila ng timbang ng anak ko. Ilan ba na ba yan? Oops. Ilang buwan na ba yan? Sabi ko, 1 month pa lang po. Ha? Yung anak ko, 2 months. 2 months na siya, tapos, singbigat na sila. Kaya natutuwa ako kasi, ganun talaga yung benefit ng breastfeeding. Siksik yung baby, alam mong, nakukuha niya yung nutrition na dapat para sa kanya. At the same time, hindi siya sakitin. Okay, yung next, mahirap bang maging housewife? Mahirap na okay lang. Kasi nung early years ng marriage namin, syempre early, 3 years pa lang kami yan. Pero nung first year, mahirap talaga. Kasi kailangan mong talagang hands-on sa lahat ng gagawin mo. Maglinis, magluto, maglaba, etc. etc. Pero ngayon, well-adjusted na ako. Siguro yung question dun, kamusta ang pagiging housewife na may dalawang anak? Challenging din, pero masasanay ka rin. Kasi, mama ko nga, 4 ang anak niya, nagawa niyang ganun. Tapos nagtatrabaho pa siya. Pero, what are your plans in the future? Siguro, yung plans ko in the future, syempre, makapagtapos. Makapag-ipon din para sa pag-aaral ng mga anak ko.
makapag-ipon para makabili ng sarili namin bahay at lupa. Kasi, syempre, nakikitira lang kami sa magulang namin ngayon. Kasi, nag-isang lalaki lang yung asawa ko eh. So, in-expect nila dito kami magsistay. Pero, we plan to invest ng sarili namin bahay at lupa in the future. Okay. What else? Do you still plan? Oh, yun. May plano pa rin ako magtapos ng pag-aaral. How about working? So, itong question na to is second to the last question. So, medyo ma... well, actually, sa church namin, we are encouraged to stay at home. So, yung mga nanay, para maging... para ma-secure namin na maayos yung upbringing ng mga bata, yung mga anak namin. Syempre, pumasok na rin sa isip ko na mag-work. Nung first... yung sa panganay ko pa lang, nag-work naman ako, pero online lang, as online tutor. Minsan, pag first time mom ka kasi, parang frustrating, nakaka-depress pag dito ka lang sa bahay, di ka lumalabas. Ganon din ang nangyari sa akin, experience ko yung postpartum. Kaya sabi ng husband ko, kung gusto mong mag-work, okay lang, pero mas maganda kung online lang. Para nag-work ka, nalilibang ka sa work mo, at the same time, nandito ka lang sa bahay, pwede mong asikasuin yung mga bata. So, yun. So, in the future, kung mag-work man ako, kapag, kung papayagan ako ng husband ko na mag-work, siguro online lang din. Online tutor ulit, or kahit yung malapit lang dito na mag-tutor ako sa one-on-one. Yun. Para at least malapit lang din sa bahay, o di kaya dito lang din sa bahay. Depende yun. Kung papayagan niya ako ulit. Okay, yung last question. Have you thought about having another baby? Baby number 3. Ay, nako. Actually, regarding that, my plan, yung main goal talaga namin is to have 4 kids. Pero as of now, priority namin na ma-secure muna yung future ng 2. Yung reason kung bakit nagplano kami to have another baby is for our daughter to have a playmate para hindi na siya maghanap ng kalaro, mag-demand ng lumabas-labas. Kasi syempre, pag isang panahon ngayon, parang nakakatakot na na hayaan mo yung mga anak mo na maglalaro sa labas, baka mamaya dukutin, ganun. Tapos, nakita ko naman yung improvement ni Imri sa personality niya. Sobrang mahal niya yung kapatid niya. That's the reason why nagdagdag kami ng isa. Pero about sa third baby, yun nga, we want to secure first the future of our 2 babies. At the same time, matapos muna yung pag-aaral namin. Makapag-secure ng regular job yung husband ko. At the same time, ako kung kailangan ko mag-work, mag-work din ako. Pero dito lang naman sa bahay. Pero yun. Meron talaga kaming plano magdagdag, pero hindi pa ngayon. Siguro mga after three years or depende. 6 years, ganun. Pero we're thinking about it. So yun. So yun lang mga questions so far ngayon. If you have any questions, please comment down below and I will try to answer them on my next video. If you have any suggestions, feel free to comment. And pasensya na pala, kakaligo ko lang kasi syempre, kakabreak ko lang sa mga kiddos at sa gawaing bahay. Meron pa akong mga nabimbin na mga gawain pero tatapusin ko sila. Humanda kayo. Yeah, so thank you so much for watching. Don't forget to subscribe again and click the bell button to receive notification for my new videos. And if you have any suggestions, don't forget to comment down below.